everyone! I am May Timbal and welcome po ulit sa aking channel. Ngayon po pag-uusapan natin ay tungkol sa jellyfish stung, okay? Dito kayo sa lugar namin, ang tawag kasi dito ay Nadikya. So recently kasi, nagpunta kasi kami sa isang beach dito sa Cavite. And then, unfortunately, nangyari to sa akin. Gusto ko kasi dito sa channel ko i-content yung mga bagay na hindi masyadong nabibigyan ng pansin pero mahalaga. Okay? Lalo na yung mga health-related o medically related. So isa nga sa mga naisip ko dahil nga nangyari din naman sa akin to personally, naisip ko na i-share din sa inyo para at least kung mangyari sa inyo, at least alam niyo na yung tama at hindi tamang gawin. So, nasa beach na kami, ang una napansin ko talaga is mataas yung current nung time na yon. So, na-research ko kasi na pag mataas yung current and also medyo mainit yung tubig, doon talaga nag-a-appear yung mga dikya o yung jellyfish. Habang nagsiswimming, naramdaman ko parang may humampas sa akin. Actually, parang may pumulupot muna. Tapos, parang kinoryente ako. At, parang nilatigo yung pakiramdam. So, initial reaction, syempre, hinigit ko yung kamay ko. Buti na lang, maganda yung pagkakahigit ko. At least, nakabitaw yung jellyfish o yung dikya. Sobrang sakit. So, kung sa mas bata, feeling ko talagang sobrang ang hirap para sa kanila na itake. And also, kung medyo pangit na part yung nadikitan sa akin, medyo mahirap. So, namula siya. Pag eto na yung itsura niya na namula siya, ayan yung mismo yan. Ano? Tapos, kumuha ako ng sand, kinuskus ko talaga siya, tapos binalawan ko ng beach water, yung salty water. Masakit pa rin talaga siya at sobra talagang namamagas. Nilinisan ko siya o binalawan ko siya ng cold water, yung drinking water. Ayaw talagang matanggal. So, syempre, natataranta na ako pati yung mga kasama ko. So, pinaihian namin. So, pinaihian ko yung kamay ko para mawala. After paihian, nilinisan ko siya ng sabon and tubig. Pero hindi pa rin siya nawawala. Kumuha ako ng vinegar kasi parang naalala ko kailangan lalagyan ng vinegar. Medyo nag-calm down after nung vinegar. Kahit nga namamaga pa rin siya, ang ginawa ko, kumuha ko ng warm to hot water, okay? Careful lang kasi baka mabalian naman kayo. Tapos, yun, binuhos ko na sa kamay ko. After noon, nawala naman siya, plus uminom pa ako ng antihistamine. Tapos, pagkatapos noon, lahat ng ginawa, calm down na talaga. Yung kamay ko, medyo nawala na yung pamumula, yung pamamaga. Nung medyo nag-calm down na, nag-research na ako, okay? Tinignan ko, ano ba yung mga tama at mali sa mga ginawa ko from dun sa nastang ako ng jellyfish. Ano ba yung mga tama, dapat hindi ko tamang ginawa? Ano ba yung effective dun sa mga ginawa ko? At ano ba yung dapat hindi ko ginawa kasi mas nakasama. So, yun yung gusto ko i-share sa inyo, okay? Parang lesson ko na rin kasi to sa sarili ko and gusto ko siyang i-share sa inyo, okay? So, yun. Ang una is kinuskus ko siya ng sand with water o yung salt water or beach water. Nakatama ba yun? Actually, pwede mo naman siyang kuskusin para mawala do yung mga tentacles o yung mga nakatusok-tusok pa doon. Pero kung kita mo pa, mas maganda daw kung ipa-pluck mo na lang siya ng tweezer. And then, yung salty water o yung beach water, tama yon. Dapat talaga, uugasan mo siya ng beach water. Huwag yung ginawa ko na nanlilinisan ko pa siya ng drinking water. Kasi nga, mas napapalabas yung venom ng jellyfish pag salty water. Tapos, next is yung ihi. Di ba? Napakasikat na yan pag sinabing na jellyfish. Sige, paihian mo, mawawala yan. So, yun talaga. Mali pala yun. Kasi, yung urine is meron siyang urea. Okay? Anything na may urea is nakakasama kasi mas napapalala niya yung lason o yung venom doon sa infected area. Yung fresh water, yung drinking water, yung urine, rubbing alcohol, magkakos pa siya, magti-trigger pa siya para mag-release ng mas madaming venom o nung lason. And then, next is vinegar. Yung vinegar, tama po siya. Kasi nai-stop niya yung lason. And also, yung hot water para ma-release niya yung lason dun sa infected area. Tapos, antihistamine, tama din po siya. Kasi nga, yung mga jellyfish, pwede siya mag-cause ng allergic reaction. So, isa sa pwedeng maging effect ng allergic reaction is mahirapan ka huminga, mamamaga yung mga part, ganun. So, yun. So, next time, alam nyo na pag nangyari to, ano yung mga tama at hindi tamang sundin. But actually, yung jellyfish sting is
mostly, swerte pag mild lang, swerte. Pero mostly, dangerous siya and life-threatening talaga yung mga jellyfish sting. Lalo na kung may allergic reaction o kung allergic ka dun sa jellyfish. Iyon yung mas mahirap. Yun yung mga cases na dinadala sa ospital, yung mga victim o yung mga nastang ng jellyfish, okay? Pero alam nyo ba, after 2 weeks, nung... Kasi diba mild lang yung nangyari sa akin during that day, mild lang. Okay na, kinagabihan. Okay na, after ko uminom ng antihistamine, after kong baldian ulit ng tubig o ilagyan ng warm water, okay na siya. Pero after 2 weeks, alam nyo kung ano nangyari. Nag-form na siya ng blisters and hives doon sa na, tinamaan ng jellyfish. Talagang nagtubig-tubig siya. So, hindi ko siya makot-kot kasi nga, keloid former ako. So, pwede siya mag-keloid. So, ano nangyari? Akala ko tapos na. Bakit after 2 weeks, nagganon ulit? Yung pala yung tinatawag na delayed allergic reaction. So, baka meron din kayong ganon na ngayon, okay na pala. Tapos after 2 weeks, after a month, bigla makita nyo, nagsasarga na naman yung sugat, nagtutubig na naman. Iyon yung delayed allergic reaction. So, anong gagawin nyo? So, same din ang dapat mong gawin. Lagyan mo siya ng warm water, warm to hot water, and then uminom ko ng antihistamine. After no, nung ginawa ko yon, ayun, nawala na rin naman siya. Until now, okay, lampas 1 month na, wala na siya. Pero grabe, yung delayed allergic reaction, sobra din. Ang pakiramdam is parang nastang ka ulit ng jellyfish. So, ang pakiramdam is mainit ulit, makate, hindi ka makatulog. More than 1 month, ayun na lang siya. So, para na lang siyang peklat. Pero kumpara doon sa, ayan, ito na siya. Nawala na yung dito niya. Ito lang talaga yung sobra. Pero yung sinasabi ko sa yung delayed allergic reaction, naglobo siya. Alam mo yung parang kung napaso ka ng motor, ganon. So, iyon yung itsura niya. Pero ngayon, flat na siya, tapos hindi na siya makati. So, ingat din kayo doon sa delayed allergic reaction na akala mo okay na, na cured na ikaw. Pero after two weeks, o minsan nga may nabasa pa ako doon sa forum, parang after a year, biglang nag-ano ulit yung kanilang sugat, okay? O yung affected area. So, watch out kayo dun sa delayed allergic reactions, okay? And if, so talagang kung bagong kagat ka pa lang at feeling mo ay hindi ka na makahinga, magpatingin talaga kayo agad dun sa doktor or seek ng first aid kasi pwedeng allergic kayo sa jellyfish, okay? Matalagang may hirapan kayong huminga. Life-threatening po ang jellyfish tongue. So, mag-ingat lang po kayo, okay? So, yun lang, guys. Thank you po for watching. Sana po nakatulong po ako sa inyo. Kung gusto niyo po ng mga medical health education o medical topic na tingin niyo makakatulong sa daily lives niyo, yun, subscribe lang po kayo sa aking channel and sana nakatulong po ako. Thank you for watching. Bye!